Hello guys, hello mga kapixie. Welcome back to our channel. Welcome to another general reading episode natin dito sa Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight mga kapixie is feelings reading. Ano ang nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person? So ang video na ito mga kapixie is para sa mga may partner na water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Kung yan ang zodiac sign ng iyong partner, itong video ay para sa iyo. Kung iba yung zodiac sign ng partner nyo, check nyo yung tatlo pa nating videos na kasabay na pinublish natin itong video na to, okay? So, shuffle natin yung deck, guys. Habang sinashuffle natin siya, pwede nyo itanong sa isip nyo kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. And habang sinashuffle natin siya, mga kapixie, inform ko lang kayo na open na yung ating exclusive membership program sa ating YouTube channel, mga kapixie. Sa lahat ng gustong mag-join, guys, i-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Maganda yung mga videos na, mga kapixie. So, hahanapin natin, guys, yung feelings energy, dalawang signifier yung gagamitin ko. Feelings energy mga kapixie, tapos hahanapin natin yung energy ng cups bilang ang water sign ay na-represent ng cups sa ating tarot deck mga kapixie. So una muna natin hahanapin yung feelings energy guys, no? Gumagamit tayo guys ng mga signifiers sa ating reading para mas ma-pick up natin yung strongest energy. So, ito yung feelings energy mga kapixie. Tapos, shuffle ulit natin para makuha naman natin this time yung energy ng water sign para sa zodiac sign ng iyong partner o specific person. Ayan, so water sign sila ay nirepresent ng Queen of Cups sa ating spread mga kapixie. Nalulungkot yung person mo, mga kapixie, no? Malungkot siya ngayon. Meron kayong trust issue ng iyong partner or specific person, mga kapixie. And meron kayong paulit-ulit na pinagdududahan dito sa person na to. And yun yung reason kung bakit malungkot siya, guys, no? Kasi for some of you, mga kapixie, maaring nalulungkot siya kasi hindi ka nagtitiwala sa kanya. Nalulungkot siya kasi palagi ka na lang nagdududa sa kanya mga kapixie. Okay, kahit na for some of them mga kapixie, may mga times na nagsasabi naman sila ng totoo, may mga times na hindi naman totoo yung mga bintang mo sa kanila or mga accusations mo sa kanila, pero dahil nagkaroon ka ng assumption na baka niloloko ka niya or maaring merong ugat ito mga kapixie, ibig sabihin maaring merong nangyari sa inyong dalawa in the past na hindi maganda. And yun yung reason, yun yung ugat ng pagdududa nyo sa person nyo mga kapixie. Again, pag sinabing trust issue mga kapixie, ibig sabihin nasira yung tiwala, no? Nasira yung tiwala kasi merong nagawang hindi maganda before. Pero ang pangit dito sa inyo mga kapixie, paulit-ulit siyang naiisip. Paulit-ulit na sinusumbat, paulit-ulit na nabobrought up yung situation mga kapixie. And sabi ko nga guys, no? Kapag tapos na, dapat tapos na. Kung i-accept nyo yung person nyo, dapat i-accept nyo wholeheartedly. Kasi, kung nasaktan ka niya dati, pwede naman siyang magbago. Pero yung iba sa inyo, kinakain kayo ng duda nyo mga kapixie. And nagbibigay yun ng kalungkutan sa kanya, guys, no? And for some of them, nararamdaman na kahit na parang gusto niya pang ipaglaban, pero parang gusto na rin niyang magsarili, no? Kasi parang feeling niya, guys, kahit na ano namang gawin niyang effort, kahit na patunayan niya sa inyo na nagbago na siya or totoo na siya, hindi rin kayo maniniwala. So, parang gusto niya nang magpahinga, mga kapixie. Pero deep inside, nalulungkot yung person mo na ganun yung tingin mo sa kanya. Pero parang gusto na lang niyang maging malaya, mga kapixie, and hanapin kung ano talaga yung para sa kanya. Lalo na kung hindi naman kayo naniniwala sa kanya, mga kapixie. So, napapagod din sila, mga kapixie.
And nag-iisip din itong person mo, mga kapiksino. Actually, pinag-iisipan niya nga eh kung ipapaglalaban niya yung relationship niyo, mga kapiksi, lalo na for some of you kung kayo ay LDR. Or iisipin na lang niya yung sarili niya, mga kapiksi, and mabuhay ng matahimik on his or her own, guys, okay? So, may ganong klaseng pinag-iisipan siya, mga kapiksi, pero kahit na magkahiwalay kayo or kahit na, let's say for example, pinili niya na mag-isa and away from you, nandun yung mga gabi na iniisip ka niya at hinahanap-hanap ka niya kasi iba din yung pakiramdam niya nung time na kasama ka niya, mga kapiksi, okay? Nung time na masaya kayo sa relationship, palagi niya yung naaalala actually, no? Palagi niya naaalala yung mga matatamis na memories nyo, yung mga sweet memories nyo, yung mga alaala ng nakaraan, ganyan, bago kayo nagkaroon ng problema or nagkaroon ng trust issue sa isa't isa. For some of you guys, no, maaaring nakakarma din itong person mo dahil dun sa mga nagawa niya sa inyo, mga kapiksi, no, and parang nagsisisi din siya, guys, no, pero parang kahit na magsisi siya, parang feeling ko, medyo huli na ang lahat, mga kapiksi, okay? Kasi parang yung iba sa inyo, masyado nang sarado yung isip or parang nagkaroon na kayo ng conclusion na ganun siya and hindi na siya magbabago. And parang nag-give up na rin tong person nyo. Gusto niyang lumaban pero parang at the same time, gusto na rin niyang mag-give up, mga kapiksi. Gusto niya magkaroon ng second chance actually, no? And patunayan na nagbago na siya pero iyong duda sa kanya, yun din yung parang kinapapagod din niya ng iyong person para ipaglaban pa yung relationship niyo kasi parang sinasabi niya na anong point na ipaglaban ko kung hindi din naman siya maniniwala sa akin na nagbago na ako. For some of you, maaaring fire sign ka, Aries, Leo, Sagittarius, or baka may ganyan kayo sa inyong natal chart, mga kapiksi, okay? Pero parang yung person niyo, parang nasisiraan ito ng bait sa kaiisip sa inyo, mga kapiksi. So, balisa ito, guys, lalo na kung pinapakinggan nyo yung pampabalisa subliminal. Pero yung iba sa inyo, guys, feeling ko gusto nyo pa tong person na to, pero nananaig sa inyo yung galit at saka yung duda nga, mga kapiksi. So, parang kailangan mo nang magkaroon ng acceptance dito, mga kapiksi, sa relationship na to, lalo na kung gusto nyo ng second chance or kung gusto nyo umubra talaga yung relationship. Kailangan muna na magkaroon ng acceptance and forgiveness kasi kung wala yon, paulit-ulit lang yung cycle ng duda and mapapagod lang kayo. It's very tiresome, mga kapiksi, okay? Iba kasi pag may trust issue, tapos pag hindi nyo inalis yun, lagi na lang kayong nagdududa. And sabi ko nga, guys, no, yun yung anay na sumisira sa relasyon kasi kahit okay na siya, nagbago na siya, pero hindi naman nagbabago yung tingin nyo sa kanya, mga kapiksi, yun at yun pa rin yung may isip nyo, yun at yun pa rin yung magre-reflect sa inyong reality. So, mapapagod lang din yung person nyo. Parehas lang kayong mapapagod, mga kapiksi, okay? So, it's up to you, guys, kung anong gusto nyo gawin. Pero ang nakikita natin dito is nagsisisi yung person mo na konsensya siya sa mga ginawa niya sa'yo and nagiging sincere and honest yung feelings niya sa'yo, although at saka kinakarma itong person niyo, okay? Kinakarma din siya kaya siguro nagbabago na siya. Pero at the same time parang nagre-refuse din siya na mag-reach out sa'yo or makipag-amend ganyan kasi nga alam niya na pagdududahan mo din naman siya. So napapagod din siya. So parehas kayong napapagod, mga kapiksi, sa isa't isa, okay? So, kayo na lang yung bahala dyan. Kasi relationship naman yun naman yan, kayo din yung magde-decide. Pero if in case na nakaresonate kayo, mga kapiksi, kailangan yung pakinggan yung ho'oponopono tsaka yung pampabati subliminal. Yung pampabati subliminal kasi nandun yung acceptance and forgiveness sa isa't isa para magtiwala kayo and ma-accept nyo yung bawat isa, magkaroon ng forgiveness ikaw sa kanya at tsaka siya sa inyo, mga kapiksi, okay? And then, kayo na yung bahalang mag-isip pa kung ano yung gusto nyong subliminal na pwede nyong pakinggan para ma-resolve yung issue nyo. Kahit ano naman pwede, depende sa sitwasyon nyo, pwede nyo i-combo-combo, mga kapiksi, okay? Pero if naka-resonate kayo dito, yun yung pinakamagandang subliminal na pakinggan nyo, ho'oponopono at saka yung pampabati subliminal. And pakinggan nyo rin, guys, yung self-love para sa inyo, para hindi kayong magduda, para you feel secure, mga kapiksi, kasi
nagdududa kayo sa person nyo kapag insecure kayo, okay? Pero pag hindi kayo insecure, you feel secure, mga kapis, hindi nyo kailangan pagdudaan yung mga partners nyo, okay? So, makakatulong din yung self-love subliminal. Alright? So, tingnan natin, mga kapiksi, kung anong gustong sabihin sa'yo ng iyong partner or specific person. Pero bago yan, mga kapiksi, no? Naka-flash sa screen nyo yung paano mag-manifest ng abundance video course. It's a paid course, mga kapiksi. And last week na tayo ng run ng sale, no? Until October 31, 2022 na lang yung ating 35% discount para dyan sa video course na yan. Sa lahat ng gusto mag-avail, mga kapiksi, basahin nyo na lang yung benefits. Pwede nyo i-pause yung video. Mag-send lang kayo ng email sa pinipiksi tayo@gmail.com. Marami kayong matututunan dyan sa course na yan and magiging abundant talaga yung buhay nyo kapag finalo nyo yan. Okay? So, mag-send na ng email, mga kapiksi. So, tingnan natin, guys, kung nagsisisi ba talaga yung person nyo, kung ano talaga yung gusto nyong sabihin sa inyo. I regret lying to you. Ayan na. Sabi ko sa inyo, guys, pinagsisisihan niya na ako ano man yung nagawa. Ayan na, I can't stop thinking about you. Sabi ko sa inyo, guys, balisa ito. Lalo na, guys, kung pinapakinggan niyo yung pampabalisa subliminal na sa lahat ng subliminals natin, mga kapiksi, wag na wag niyong iwawaglet or wag na wag niyong aalisin sa playlist niyo yung pampabalisa subliminal kasi literal na araw at gabi iisipin kayo ng person nyo kahit nasaan siya, kahit sinong kasama niya, kahit magkalayo kayo, mga kapiksi, no? Kung gusto nyo talagang maisip kayo ng person nyo. So, ayan na, guys, no? Sabi ko nga sa inyo, palagi kayo iniisip ng person nyo, nababalisa siya sa kakaisip sa inyo, mga kapiksi. And nagsisisi na siya, no? Nagsisisi siya na konsensya siya, mga kapiksi, dun sa mga ginawa niya sa'yo. Kaya ganyan, malungkot din siya, mga kapiksi. And I want to tell you how I feel, no? Gusto niyang sabihin yan lahat sa inyo, mga kapiksi. Pero for some of you, feeling ko hindi niya masabi yung right words or hindi siya makakuha ng tamang tempo or baka hindi niya alam kung paano sasabihin sa inyo, mga kapiksi. Okay, may mga ganun kasi minsan, no? There's too much to say pero hindi alam, can't find the right words to say, mga kapiksi. Alright? And for some of you, yan talaga yung nararamdaman ng person nyo. Pakinggan nyo yung pampakonsensya subliminal. At saka pampabalisa subliminal kasi talaga nakukonsensya na tong person nyo. And antayin nyo lang na mag-reach out siya sa inyo, mga kapiksi, kasi talaga para maging ma-okay na yung inyong relationship sa isa't isa. Okay? Kung gusto nyo lang naman nabigyan ng chance yung inyong person. Otherwise, kung ayaw nyo, edi wag kayo naman yung mag-decide para sa relationship nyo. Okay? Alright, so yan ang ating overall reading para sa episode na to, guys. Let me know if naka-resonate kayo. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Yung inyong 2023 pera kapalaran, mga kapiksi, naka-upload na. Kung hindi nyo pa napapanood, check nyo tong video na to. Baka nandito yung energy nyo. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.